Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Naku, matindi, mainit mga kaibigan, itong ating tatalakayin. Matinding panibagong revelasyon ng kanyang nanay tungkol dito sa pagkawala ng kanyang anak na si Catherine Camilo. Naku, nakapag-text at tumawag. Matindi ito, nakakagulat. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na! Samahan niyo po akong tuklasin matinding revelasyon ng kanyang nanay tungkol sa pagtawag ng kanyang anak. Nag-text pa ho siya sa akin noong mga bandang 7. Tapos, noong mga bandang 8:30 ng lampas, ang gabiging hong yun, tumawag naman ho siya sa akin na yun ho yung... Kano ko, una tigit sa lahat, kami po ay nakikiramay at dinaramdam namin ang hapdi. Personal kong dinaramdam din ang hapdi na pinagdadaanan po ng inyong pamilya. Kumusta po ang pamilya ninyo ngayon? Ito ho, patuloy ho kaming naghihintay ng linaw sa pagkawala ho ng aming anak na kahit naman nga ho... meron ng mga nalabas na balita na may nakita na ganyan, na babaeng duwan. Pero hindi pa naman ho namin kinaklaro na yun ho talaga ang aming anak. Dahil hindi naman ho pa parang kita na mismo yung mukha niya, ang babae. Kaya sa isip ho namin, sa puso namin, kami ho ay naniniwala pa na buhay pa ho ang aming anak dahil hindi pa naman nga ho siya nakikita. Wala pa naman hong ibig sabihin iyon hong talagang mismong nakita na yung talagang siya. Opo. Naghihintay pa rin ho kami ng mas maliwanag at maayos na labas ng mga investigasyon ng kung ano man po yung mga magiging resulta. Aha. Kumbaga, hindi pa tinatanggap ng inyong puso at isipan na si Catherine ay wala na. Siyempre, ako ho, bilang ina, kami Apo. Bilang pamilya. Sobrang masakit po sa amin yung mga lumabas na balita na yan siya, ito yung nakita nila. Aho. Pero kumbaga, wala ho akong mismong... Dahil ako ho, talaga hanggat maaari, pinaglalabanan ko yung pakiramdam ho ba na siya yan. Uh-oh. Talaga kong tinatanggi ko sa isip ko, sa puso ko na Uh-oh. Hindi ho yun ang anak. Nanay Rosario, may pagparito ko yung maitanong ko sa inyo. Kailang gahon ninyo huling nakausap, personal man o sa telepono, ang inyong anak bago ho siya nawala? Bali, yung October 12 na umalis siya dito noong hapon, bali, nag-text pa ho siya sa akin noong mga bandang 7:26 po yata yun ng gabi na sinabi niya, nandun siya sa Centro Mall. Yun lang ho, tapos nag-reply ho lang ako sa kanya ng okay. Tapos, noong mga bandang 8:30 ng lampas, ang gabiging hong yun, tumawag naman ho siya sa akin na yun ho yung sabi ni nandun siya sa park ng nasa Petron Gasoline siya na nakapark. May hinihintay siya na kasama niya. Na yun ho yung huli naming pag-uusap. O pag-uusap sa telepono. Aha. Aha. Binanggit sa inyo nung huli ninyong pag-uusap kung sino yung kanyang iniintay sa park. Yun ho gabing yun, may binanggit ho talaga siya sa akin na pangalan, pero hindi ko ho matandaan. Pero ang sabi niya ho sa akin, ang sabi niya sa akin, babae. Na yun, at tinanong ko kung si, sabi niya, yun din ika, ang nakakasama ko,
sa quarter. Dahil yun nga kung lagi niyang paliwanag sa akin ay nandoon sila sa quarters ng Balikong Channel. Yun ho ang excuse niya pag ho siya'y nakikita dito sa bahay. Ano ho, ano ho yung Balisong Channel? Bakit may quarter? Radio station ba yan? Radio station ho yun sa Batangas City naging talent din ho siyang minsan doon. Kaya ho, pag siya'y napapaliwanag sa amin na siya'y aalis at doon ang punta, naniniwala naman ho kami. Okay. Bukod ho sa inyo, mayroon bang nakausap na kayo na kaibigan niya na tinawagan din niya bago siya tuluyang nawala? Ang pagkakasabi ho ng kaibigan niya sa amin, nung oras na hinahanap na ho namin sikat, ay tumawag ho muna siya sa aking panganay na anak ko sa ate ho nitat. Tapos ang sabi niya, meron ho daw siyang sasabihin importante. Mm-hmm. Pagkatapos ko noon, sa parang sa text message na lang ba kayo siyang nakausap? Sa messenger na lang ho sila nakausap na nagsabi ho yung kaibigan na ito, ganyan, ang kanyang kikitain. Wala siyang ibang kinikita kung hindi yan. Yung sinabi niyo, yung sinabi hong suspect na yan. Oo. Yung barkada niya ang kumontak sa inyong isang kapatid na ate naman ni Kat. Okay, na sinabi, sinabi nung kaibigan niya na walang kinikita yung inyong anak, kundi yung pulis na suspect. Nay, hindi na ako mahihiyang magtanong sa inyo. Ano ba ang pagkakaalam ninyong kwento sa pagitan po ni Kat at noong pulis na sinasabi? Noong una, wala ho kaming alam. Dahil hindi wala hong sinasabi sa amin ang aming anak na meron siyang karelasyon na ganyan. Noong araw, noong gabi ho, na naghahanap kami dahil nagpuso sa Facebook ang aming panganay, ang ate niya na nawawala, nasaan ka ba, kati rin? Tapos nagtawag nga ho yung kaibigan niya na ang sabi ho ay nag-message sa akin, parang meron ho silang conversation ng aking nikat, yung kaibigan niya na sinabi dito kay King na ito ang kanilang sitwasyon pag sila o pag siya napunta sa Batangas, ito ang kanyang kasama, ito ang sinesend na message. Yung po parang yung message, nagpapalitan sila, nag-uusap sila sa iMessage ba yun? Na yun mo, yung tinukunin yung aming anak doon sa kanyang kaibigan, yung kanyang kasaysayan doon sa Batangas, kung siya napunta doon, kung siya yung kanyang kasama, kung ano ang kanilang gayon, yun po parang doon siya. So may kinukwento si Kat doon sa kaibigan niya, may nababanggit bang may relasyon sila nung sinasabing pulis na suspect? May mga picture po na isinisend si Kat doon sa kanyang kaibigan na magkasama sila. Apo. Meron din ho bang, meron bang nababanggit doon sa kaibigan o sa inyo, sa isa man sa inyong pamilya, na sa kanilang relasyon, may pag-aaway sila, nagkakasakitan ba sila, anong mga pahiwatig tungkol dyan? Minsan ho, nung nakausap namin, si yung kaibigan niya, parang may nakwento ho siya na, nagkwento nga ho daw si Kat, kanya, na parang, nagkukwento na parang siya'y sinasaktan, ganon, nagkinahulog sa kanya ni Kat. Na pag sabi ko naman minsan nung sa bahay, may inano din naman yung pasa, pero hindi naman ho yung mismong maraming-marami na. Siyempre, kung yun ho naman di si Manny sobrang dami na, siya ay may mga ano-ano. Pagtatanong ako, meron din ho siyang ipinakita sa akin, yung aking anak, na sabi meron akong pasa, hindi ko alam kung saan natali, yun ho ang sabi niya. Saan parte ng katawan siya may pasa? Hindi ko na ho, sir, handa hindi ko na ho. Okay, alright. Yan po mga kaibigan ng matinding revelasyon ng nanay ni Catherine Camilon. Shoutout at maraming salamat at DC Raed, Sir Henry Ori, ipaintulo to ang paggamit ng inyong video clip. Supportahan din po natin yan. Okay, nandito na po tayo. Nakatawag, nakapag-text itong si Catherine Camilon sa kanyang nanay ho bago siya mawala. Kaunting paliwanag lang po doon na baka ma-misinterpret na naman kayo. Nakatawag, nakapag-text si Catherine Camilon sa kanyang nanay bago po siya mawala. Ha? Kaya talagang parang Jubilin Galinokis din. Kung natatandaan nyo po sa lahat
ng sumubaybay doon sa ating pagtatalakay din sa Jubilin Galino case ay ganyan din ho. Nakatawag, nakapag-text bago mawala. Ba't hanggang ngayon ho ay wala pong linaw kung patay o buhay itong si Jubilin Galino. Subalit may natagpo ang bungo. Isang linggo pa lang ang bungo na nawawala. Si Jubilin Galino ay tuyon-tuyo na po yung bungo. Naging bungong bigla. But pero hindi po yan ang ating tinatatalakayin. Napadaan na lang po natin. Ha? Ay ang punto, divista po natin dito. Sana ho, huwag mangyari ito dito sa kasong ito. Kaya huwag sanang ika nga po ay katulad nun. Dahil dito po sa kaso ni Catherine Camilon, ulitin ko pong muli, mayroon pong batayan na mga testigo na lumantad para magbigay linaw na kita na duguan nilipat sa ibang sasakyan. Dapat yun ay malinaw. Napakalinaw na matutuntun itong si Catherine Camilon mahanap. But hanggang ngayon ho ay lumalabo. Bakit lumalabo? Ay, major ito. Alalahanin po natin isang major ito. Marami po ang connection ito diyan ho sa hanay ng pulisya. Yan po ay isang public opinion na pwede kung magkatotoo. But wag po sanang magkatotoo. Kung nga hindi pa man ho nahanap ngayon si Catherine Camilon, sana ay nandun po sa punto na medyo nahihirapan silang maghanap. Mahanap, hindi po ngayon, bukas at magpakailan ma'am ay mahanap po. Huwag sana po dumating doon sa punto na talagang hindi hinahanap. Ang sinasabi lang mo sa social media ay hinahanap. But mayroon pong takipan. Ha? Yun ang isang punto de vista mga kaibigan. Sana po huwag mangyari yon, mga kaibigan. Sapagkat marami ho nagtatanong, hindi lang po ako, kahit taong bayan. Mag-iisang buwan na itong si Catherine Camilon. Mahigit isang buwan na itong si Catherine Camilon na nawawala. Bakit hanggang ngayon hindi pa nakikita? Okay, nandun na tayo. Ay mayroon ang malaking may testigo na lumantad, tinuro na si Catherine Camilon yun. Bakit hindi nagawa ng paraan para mahanap yun? Unang-una ay walang malay ayon po sa investigasyon. Patulad nga po ng nasabi ko, hindi makakapagtago ng lubusan yun, hindi makakatakbo. Bakit hindi nahanap? Alam po naman natin na doon sa mismong sa nakita na lugar itong si Catherine Camilon ay wala doon yun, dahil alam mo yan ay nilagay na sa ibang ika nga po'y lokasyon. Bakit hindi puntahan sa ibang lokasyon? Pinuntahan? Ba't hindi po hindi ika nga'y sinerge ang parameter doon? At ba't beno, hindi ko na kailangan ko yung turuan. Dahil alam nyo po yan, ako po ay nagbibigay ng public opinion. Subalit, kahit kayo, gaano katalino kayong mga investigador na kayo na magaling, kahit ano pa kayo, gaano katalino, kung mayroon kayong takipan dito sa kasong ito, dahil kapwa nyo, pulis, ang sangkot dito, sinasabi ko sa inyo, ito ay pupunta sa wala, mga kaibigan. Magbe ng mga kaibigan, sana ho, huwag mangyari na mapunta sa wala ang kaso na ito dahil sa koneksyon ni major problem na ito. Major problem, di ba? Isang major ng pulis, mga kaibigan. Pero mga kaibigan, yan po ang ating babahagi muna sa inyo. Tayo ho, ay hindi nagpapakalat ng fake news, mga kaibigan. Hindi po tayo newscaster. Hindi po tayo ika ngay anchorman. Tayo po ay isang vlogger na may kanya-kanyang estilo na nagbibigay po tayo ng kaunting komentaryo, public opinion na nagbabase ho diyan sa rolling ng video.
sana po maunawaan nyo. Mayroon po akong sariling identity. Ba't hindi po tayo nagpapakalat ng fake news? Kung ano man ang public opinion na naririnig nyo dito. Yan ay pawang nababasi. Di ano sa ruling ng video na tinatalakay po natin. Data po at sa puntong ito, nasasabi ko, tumawag at nakapag-chat itong si Catherine Camilon sa kanyang nanay. Yan po ay nagbase tayo sa ruling ng video na tinatalakay natin dahil maliwanag po na sinabi diyan, mga kaibigan. Ang importante pong mahalaga, maintindihan nyo po kung ano man ang tinatalakay natin, mga kaibigan. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat diyan po sa comment section. Ano man ang inyong salubin, public opinion, buzzers man o hindi, pwede ho kayo magbigay ng public opinion. Buong puso ko hong irerespeto yan. Maraming salamat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Pagpalain po tayo lahat. Palakpakan.